Magandang araw mga sangkay, kumusta po kayo? Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video po ay i-share ko po sa inyo yung aking paggawa ng pizza. Ang pinaka-importante po dito mga sangkay is yung paggawa natin ng pizza crust para hindi na po kayo bibili sa labas ng pizza crust kung sakaling gusto nyo gumawa ng pizza. So mga sangkay, bago tayo magsimula ay shoutout muna sa aking 5,400 subscriber. Yung mga sangkay, bigla po tayong lumawi. Salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga video. Yung mga sangkay, maraming salamat po. So yung mga sangkay, kung kayo po ay naghahanap pa ng maraming recipe about baking, ay magpunta lamang po kayo sa aking channel at pumunta sa aking playlist, hanapin ang Marshall Baking Tutorial. Marami na po akong video dyan na na-upload mga sangkay about baking. Sigurado po ako marami po kayong matututunan. So yung mga sangkay, bali ang ating gagamitin recipe sa ating paggawa ng pizza ay yung mga pangkaraniwang recipe lamang po na mabibili nyo sa market. Kaya napakadali po nitong gawin at napakadaling sundan. Bali yung ating pizza crust ay manual process lamang po. Hindi tayo gagamit ng makina para kahit sinong gustong gumawa ay pwedeng-pwede kayong makagawa sa bahay. So yung mga sangkay, simulan na natin ang paggawa ng pizza. Mga sangkay, isisimulan na po natin ang paggawa ng ating pizza crust. Yan, asukal mga sangkay. Bali, isang kilong crust ito yung ating gagawin mga sangkay. Una natin ingredients ay asukal. Asin. Vanilla mga sangkay, maglagay tayo kahit isang takip. Oil. Sunod ay tubig. So bale, yan mga sangkay, paglalagay natin yung mga ingredients niyan. Yan mga sangkay, konti lang, di ba? Mix muna natin to, haluin natin. Dunawin natin yung asin at saka yung asukal. Eh mga sangkay, hindi na ako nag-gloves. Malinis naman po yung aking kamay. Ayan, tulawin natin na maayos ito mga sangkay. Bago natin ilagay yung susunod nating ingredients. Ulitin ko mga sangkay, gaya ng sinabi ko, yung ating mga ingredients ay simple lamang po, napakadaling gawin. Mabibili nyo sa ating mga market. Napakadaling hanapin lang ito mga sangkay. At kapag natunaw nyo na maayos mga sangkay, maglalagay na tayo ng harina. All-purpose flour mga sangkay yung aking ginamit. 1 kilo at saka magdadagdag tayo ng yeast. Lalagay tayo ng yeast. Napakasimple mga sangkay. Ilang ingredients lang yun, di ba? Para sa ating crust. Crust ng ating pizza. At bali, bubuhin lang natin ito mga sangkay. Hindi tayo gagamit ng makina mga sangkay. So yun mga sangkay, kapag nabuo nyo na yung inyong dough, ay bali, mamasahin muna natin ito mga sangkay. Medyo pakinisin lang natin, hindi naman totally makinis. So yun mga sangkay, yung kadalasan natin ginagawa pag tayo nagmamanuan sa paggawa ng ating mga tinapay. Ganito lang mga sangkay kasimple. Yan mga sangkay, dalawang kami yung aking gamit para medyo madali siyang kuminis. Sa mga mahilig kumain ng pizza dyan mga sangkay, hindi nyo na kailangan bumili sa labas. Yan. Exercise na rin ito mga sangkay kung gusto nyo. Kayo pa ang magpipili mga sangkay kung anong toppings yung gusto nyo ilagay, di ba? Basta ang importante lang kasi sa pizza is meron siyang sauce at saka cheese. Then sa toppings naman, kayo na bahala kung anong toppings yung gusto nyo ilagay. So yung mga sangkay, kapag medyo napakinis na natin yung ating dough, ay pwede na ito mga sangkay. Okay. Hindi nyo totally makinis talaga guys. Hindi naman ito natin gagawin muna eh. Tatakpan din naman natin ito ng ating toppings. Basta importante, namasa natin siya mga sangkay yan. Ganyan lang siya kakinis mga sangkay yung aking dough ng aking pizza crust. Bali ngayon mga sangkay, pag namasa nyo lang inyong dough ay i-rest muna natin. Palasahin muna natin mga ilang minuto. At ngayon mga sangkay, bali nirest lang natin siya ng 20 minutes. At ngayon ay ikakat ko muna siya. Ikat muna natin mga sangkay kung ilang pirasong pizza yung ating magagawa. So bali, titimbang lang tayo mga sangkay ng 250 grams, 250 grams mga sangkay bawat isang pizza. At ngayon mga sangkay, meron tayong bali, makakagawa tayo ng 7 pizza. Bali, 1/4
Bali, 250 grams po yung bigat ng ating crust. So, may mga sangkay. Ang next natin gagawin ay, ito mga sangkay, sundan nyo lamang yung aking gagawin. Kung paano. So, bali, dapat mga sangkay, meron kayong extra na harina. Maglalagay lang tayo ng konti sa ating lamesa para hindi dumikit yung ating dough. Yan, bali, mga ganyan lang ating gagawin mga sangkay. Bibilugin muna natin mga sangkay, bibilugin. Ayan. Bali, lahat ng ating gagawing pizza crust mga sangkay is ganito yung ating gagawin. So, sundan nyo lang yung ganito mga sangkay ha. At ayan na yung ating crust mga sangkay. Pag nabilog nyo na siya, bali, i-rest muna natin ito mga sangkay. Hindi muna natin siya palalaparin dahil kabibilog pa lang niya. Kapag pinalapad mo yan siya mga sangkay is babalik pa po yan. Yan, mahirap pa po yan. Palaparin, mahirap pa yung panipisin kasi bumabalik pa siya. Kasi bagong bilog pa lang siya. Bali, rest lang natin mga sangkay ng ilang minuto bago natin siya tuluyang palaparin. Okay? Okay, na-rest nyo na, di ba? Ayan, try nyo munang palaparin mga sangkay kung bumabalik pa ba siya. Ayan, kung sa tingin nyo hindi na bumabalik mga sangkay, pwede nyo na siyang palaparin. Ngayon, sisimulan na natin palaparin yung ating pizza crust. Para malagyan na natin ng toppings. Gagamit lang ako mga sangkay ng bread pan pag lalagyan natin ng ating pizza. Pero kung meron kayong lanera ng pizza mga sangkay is mas maganda kung meron. Kung may rolling pin kayo mga sangkay, pwede rin kayong gumamit ng panipis ng ating dough. Para madali siyang magnipis, lumapad kagad. So yung mga sangkay, bali nasa sa inyo mga sangkay kung gaano kanipis ang inyong gusto or medyo makapal ba yung gusto nyo. Nasa sa inyo yun mga sangkay kung makapal ba or manipis na crust ang inyong gusto. So yun mga sangkay yung ating pizza crust. Ready na para lagyan ng ating toppings. Yan, tusukan lang natin ang tinidor mga sangkay. So, pag ganito na mga sangkay, is pwede nyo na siyang lagyan ng toppings para maisalang nyo na. Lahat mga sangkay yung ating pizza crust ay sisimulan na natin ang paglagay ng ating toppings. So, bali mga sangkay, maglalagay na tayo ng ating toppings. Gagamit lamang ako ng sauce na sweet. At maglalagay tayo ng keso sa ibabaw mga sangkay. At garan lang natin sa ibabaw. Mga sangkay, ang lalagay ay ham. Bali, yung ham ko na ginawa, ilalagay mga sangkay is pinakuluan ko muna itong mga sangkay bago ko ilalagay dito sa ating pizza. So,
mag-a-addin ako ng hotdog mga sangkay. Ngunit yung mga sangkay, bali nasa sa inyo po kung anong toppings yung gusto nyong ilagay. Bali itong aking toppings mga sangkay is ito yung mga toppings na madadali lamang hanapin sa palengke. At ito naman mga sangkay, mag-a-add ako ng konting sibuyas, dahil paborito ko yung sibuyas. Konting sibuyas lang mga sangkay, bali maglalagay ako sa ibabaw. Bali maninipis lamang po yan. At mag-a-add din ako mga sangkay ng pinya. At ang pinakahuli mga sangkay is magkakadkad ako ng keso sa itaas. Yan, bali ito na yung pinakahuli natin. At saka na natin isasalang. At ito na mga sangkay, pwede na natin isalang. Isasalang na natin mga sangkay yung ating pizza. So yung mga sangkay, bali abangan nyo lang ng mga sangkay kung ilang minutes ko siyang lulutuin. Sangkay, after 25 minutes mga sangkay, simula na nang sinalang natin itong unang salang natin, ay alisin na natin mga sangkay. After 25 minutes mga sangkay, na sinalang ko lamang po. At itong nahuli natin is, medyo maya-maya na natin to alisin. Dahil nahuli siyang salang. Bale, 25 minutes ko yung mga sangkay, ginuto yung ating unang salang. Kayong ating pizza na ginawa. Ayan mga sangkay, na-share ko na yung aking recipe ng ating crust at ang aking idea sa paglagay ng mga toppings. Kung mapapansin yung mga sangkay, yung ating pizza ay magkakaiba, di ba? Bali dito, gumamit lamang ako dito ng ordinary na cheese. At dito naman po, naglagay ako dito sa ibabaw ng melted cheese. Kaya kung makikita nyo po mga sangkay, is napakaganda po pag melted cheese yung ating ginamit, di ba? So, may melted cheese po yan mga sangkay sa ibabaw. Bali dito, hindi po ako dito naglagay ng melted cheese dahil alam naman po natin kung gaano kamahal or ang diferensya ng melted cheese at saka yung ordinary lang na cheese mga sangkay. So ayun mga sangkay, bali palalamigin muna natin to mga sangkay bago natin to lantakan. Yehey! So ayun mga sangkay, na-share ko na sa inyo yung aking paggawa ng pizza. Lalo na po yung ating pizza crust. Huwag po sanang kalimutan mag-like, pakisubscribe na rin po sa aking channel bilang suporta po. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video mga sangkay. Ito na yung ating pizza. Thank you for watching!